hanggang saan ang kaya mong gawin sa ngalan ng pag-ibig. Alamin natin ang kwento ng isang magsasaka at ng isang mayamang babae mula sa bayan ng Tugigaraw. At ano kaya ang espesyal o kakaiba sa kanilang kwento? Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Kara Stories. Ating alamin ang kwento ni Gabriel at ni Ara. Dito sa channel na minsan ay matatawa ka at minsan naman ay luluha ka. Pero sinisigurado kong mamamangha ka. Ating kilalanin ang magandang dalaga na si Ara na nagmula sa kilala at mayamang pamilya. Si Ara ay nakapagtapos ng pag-aaral sa isang kilalang universidad sa Maynila. Dagdag pa sa katangian ni Ara ang busilak na itong kalooban. Dahil kahit mayaman sila ay hindi mahilig sa material na bagay ang dalaga. Simple lang kung manamit at hindi mapili sa pagkain si Ara. Subalit ang ina ng dalagang ito ay mayamang lalaki ang pangarap na mapangasawa para sa kanyang anak. Isang araw ay dumalo sa pagtitipon ng mga mayayamang negosyante ang kanyang ina. At dito nga ay nakilala niya ang anak ng kanyang kaibigan na nagmula din sa isang mayamang pamilya. At siya ang lalaking gusto niyang mapangasawa ng kanyang anak. Subalit isang pangyayari ang magpapabago sa lahat ng mga pangarap ng ina ni Ara para sa kanya. Isang beses sa isang linggo ay bumibisita si Ara sa kanilang bukid upang magbigay ng pagkain sa kanilang mga trabahador. At dito ay nakilala niya si Gabriel na isang mahirap na magsasaka at naninilbihan sa kanila. Kapag nasa bukid si Ara ay lagi silang magkasama ni Gabriel. Nagkukwentuhan, minsan ay nagbibiruan. Kaya naman hindi naiwasan ng dalawa na unti-unting mahulog ang loob sa isa't isa. Isang araw ay na-realize ni Gabriel na mahal na niya ang dalaga. Ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang nararamdaman dahil langit at lupa ang agwat nila sa isa't isa. Mayaman si Ara at siya naman ay hamak na magsasaka lamang. Natatakot siya na baka hindi siya magustuhan ng dalaga o hindi siya ang tipo na karapat dapat para kay Ara. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng lakas ng loob si Gabriel na ipagtapat ang tunay niyang nararamdaman para kay Ara sapagkat ito ang sinisigaw ng kanyang puso. Bigyan mo pa ako ng konting panahon, tugon ng dalaga sa kanya. Pero lingid sa kaalaman ni Gabriel ay mahal na rin siya ng dalaga. Dahil na rin sa angking kabaitan at dedikasyon ni Gabriel upang mapasaya si Ara sa tuwing sila ay magkasama at sa pagiging maalaga at mapagmahal nito ay nabihag na niya ang puso ni Ara. Kaya hindi nagtagal ay naibigay ni Ara ang matamis niyang oo para kay Gabriel. Nagdaan pa ang ilang buwan ay nanatiling masaya at punong-puno ng pagmamahal ang dalawang magkasintahan. Ngunit hindi nagtagal ang masasayang araw sa kanilang relasyon. Natuklasan ng ina ni Ara ang relasyon niya sa isang mahirap na magsasaka. Kaya naman ito ay nagalit kay Ara. Pinagtapos kita sa isang mamahaling universidad, hindi para mapunta ka kung kani-kanino lamang. Hindi nararapat sa iyo ang lalaking iyon. Isa lamang siyang hamak na magsasaka at wala siyang maipapakain sa iyo. Labis na dinamdam ni Ara ang mga sinabing ito ng kanyang ina. Kaya nagmukmuk ito sa kwarto at pinagbawalan pang itong lumabas ng kanilang bahay o makipagkita kay Gabriel. Sobrang namimiss na niya ang kasintahan na si Gabriel. Ngunit wala siyang magawa kundi ang sundin ang utos ng kanyang ina. Makalipas ang isang linggo ay dali-daling pumunta si Ara sa bukid upang makita si Gabriel at tuluyan ng makipagtanan dito. Ang pagkasabik na makita si Gabriel ay napalitan ng kalungkutan at pagkadismaya dahil wala doon ang kanyang minamahal. Kaya naman nagdesisyon si Ara na puntahan si Gabriel sa kanilang bahay. Paulit-ulit itong kumakatok at tinatawag ang pangalan ng kanyang nobyo. Ngunit walang sumasagot mula sa loob. Sinyales na walang sinumang tao ang nasa loob ng bahay. Kaya umuwi na lamang si Ara. Hanggang umabot ang isang taon ay wala siyang komunikasyon o balita kay Gabriel. Kaya naman iniisip niya na iniwan na siya ng kanyang minamahal. Hanggang isang araw ay may pinakilala sa kanya ang kanyang ina. Sa postura pa lamang ng lalaking ito ay masasabi mo ng mayaman ito. Siya ang nararapat para sa iyo, hindi ang kagaya ni Gabriel na iiwan ka. Si Andrew ay mayaman, mabait na binata, at higit sa lahat ay bagay na bagay kayo, sambit ng kanyang ina. Makalipas ang dalawang taon ay natutunan ni Ara na mahalin si Andrew. Ngunit nangingibabaw pa rin ang pag-ibig niya para kay Gabriel. Hanggang isang araw ay inaaya na siya ni Andrew na magpakasal na sila. Iniisip ni Ara na hindi na siya babalikan pa ni Gabriel.
kaya naman pumayag ito sa alok ni Andrew. At yun nga ay ang pag-iisang dibdib nilang dalawa. Habang papalapit ang pag-iisang dibdib nila ni Andrew, ay unti-unting paglimot ni Ara kay Gabriel. At dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang maganap ang kasalan ng dalawang tao na pinili ang isa't isa na magkasama habang buhay. Naunang naligo si Andrew upang mauna na sa simbahan. Mula sa altar ay hihintay niya ang kanyang mapapangasawa. Habang nasa loob ng banyo si Andrew, ay napansin ni Ara ang bahagyang pag-ilaw ng cellphone ng kanyang mapapangasawa. Sinyalis na mayroong nag-text, kaya kinuha niya ito at binasa. Sa bandang ibaba ng text na iyon ay mayroong isang mensahe galing sa kanyang ina. Naisipan ni Ara na buksan at basahin ang naging usapan nila ng kanyang ina. At dito ay unti-unting pumatak ang kanyang luha. Ang pagmamahal para kay Andrew ay napalitan ng galit. Inabuti niya na hindi pa alam sa ina at kay Andrew ang kanyang nalaman. Hindi sinipot ni Ara ang kanyang kasal. Sa halip ay umalis ito upang hanapin si Gabriel. Hanggang sa may impormasyong nakuha si Ara sa kinaroroonan ng binata, kaya agad-agad niya itong pinuntahan. At dito nga ay nakita niya si Gabriel at labis na pagkaawa ang kanyang naramdaman para sa kasintahang matagal nang hindi nakita. Bumalong ang mga luha na kanina pa pinipigilan, kasabay ng paghugulgol sa ibabaw ng isang simento, dahil ang kanyang pinakamamahal na si Gabriel ay wala na. Namatay na si Gabriel matapos itong palayasin sa bukid na pinagtatrabahoan ni Gabriel na pagmamay-ari ng kanyang ina, at inalok ng malaking pera upang layuan si Ara. Ngunit hindi ito tinanggap ni Gabriel. At ayon pa sa mga nabalitaan niya, ay kaya umalis si Gabriel dahil inakala niyang si Ara ang nang-iwan sa kanya. Sinasabi ng kanyang ina kay Gabriel na ikakasal na ito, kaya dinamdam ni Gabriel ang pangyayari. Nagpasya itong lumawas ng Maynila upang magpakalayo-layo na. Ngunit sa kasamaang palad ay tumaob ang bus na sinasakyan ni Gabriel. Naisugod pa sa ospital si Gabriel ngunit binawian din ng buhay. Si Ara ay hindi na muling bumalik sa probinsya. Pinili niyang manatili sa lugar na malapit kay Gabriel. Ginamit niya ang kanyang pinag-aralan at agad naman nakahanap ng magandang trabaho at naipaayos na rin ang puntod ni Gabriel. Mula noon ay hindi na muling nag-asawa si Ara at inilagaan niya ang ina ni Gabriel na noon ay matanda na rin. Bawat tao ay may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig. May masasaya at meron ding malulungkot. May mga di malimot na pangyayari, samantalang iba naman ay masalimuot. Gayunpaman, masasabi natin na ang pag-ibig ay isa sa pinakamasarap na pakiramdam na maaaring maranasan ninuman. Nakakakilig, nakakaaliw, nakakakaba at nakakabaliw. Ilan lamang iyan sa mga emosyong na idudulot ng pag-ibig sa atin. Hanggang dito na lamang po, naway nagustuhan nyo sana ang aming kwento. At huwag niyong kalimutan i-like at share ang video ito. At syempre mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Pindutin lamang ang subscribe button sa ibaba ng video na ito para updated ka lagi sa mga future upload pa namin.